Shoutout dito no sa ating kaibigan no. Sabi niya gasgas na yan basta ako pray ko lang. Huwag galawin yung pera sa SS natin. Yun lang. Alam nyo, sa hindi po nakakaalam, yung mga pera pong hinuhulog natin sa SSS, GSIS, at yung mga iba pang mga sangay ng gobyerno natin, ay ginagawa po yung investment. Hindi po yan hinuhulog tapos itatabi lang, and then kung mag-retire ka na, ibibigay na sa'yo. Sa tingin nyo po ba, kung yung pera nyo sa SSS ang gagamitin para sa inyong mga pangangailangan, sa tingin nyo ba, sasapat po yun? Halimbawa, nagkaroon kayo ng mga loan, di ba? Mga calamity loan, yung mga pag nagbuntis ka, yung mga bayad sa ospital, yung mga ganyan. Tapos, pag nag-retired ka, yung mga pera mo, yung mga retirement fee na ibibigay sa'yo ng SS. Sa tingin nyo ba kung yung perang nahulog mo, sasapat yun sa mga pangangailangan mo? Hindi po yun sasapat. Kung bakit napupunan ng SSS yung mga pangangailangan ng kanyang mga member, dahil po ito sa investment. So, yung Maharlika Fund po, hindi po gagamitin yung pera ng SSS. Kung baga, magbabawas ng konti dito sa GSIS, magbabawas lang po doon. At yun po yung gagamitin para magkaroon tayo ng pondo sa na tinatawag ng Maharlikan Fund. At yun po ay gagamitin natin sa ating mga proyekto. At yung pera po doon ay tutubo din po. At yung tubo po na yun ay pakikinabangan din po ng mga Pilipino, especially ng mga member ng mga SSS, GSIS. At the same time, kumita na yung member ng SSS, napabilis pa yung mga project ng ating gobyerno. Meron po tayong mga kalakaran dito sa ating bansa na kailangan po ay pinag-iisipan muna bago po kinukudaan, at hindi po simple-simple. Basta kung wala kang alam, mag-research ka lang, huwag ka munang kukuda. Kasi minsan, yung mga tao, ginagamit nila yung ating kamangmangan para pagalitin tayo at dumaban sa ating gobyerno. Tandaan natin, yung ginagawa ng gobyerno ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino, anti-government ka man or pro-government ka man. So, ayun, sana kahit konti naging malinaw. Na ulitin ko po, investment po. Pag sinabing investment, kumikita, tumutubo, mapupunan neto yung mga pangangailangan mo. Kung ikaw ay magre-retiro na at kailangan mo ng sustentuhan ka ng SSS or ng GSIS.